Good afternoon, guys. Welcome back to my YouTube channel again. And then for today's video, ang i-discuss natin, I wanted to share to you how to save money. So, yun guys, napakagandang topic. And then, but before that, guys, gusto ko lang magpasalamat sa aking mga subscribers. So, nasa 560 plus tayo, guys. So, kung hindi dahil sa inyo, guys, hindi po ako mai-inspired na gumawa ng mga videos. So, yun, guys, ang pag-uusapan natin is how to save money. And then, but first, tips muna sa business. Paano rin tayo mag-save sa business? And then, guys, yung tips ko sa inyo is minimize expenses. So, paano ba mami-minimize yung expenses natin, guys? So, ito nga, kung gumagamit tayo ng aircon, pwede naman tayong mag-electric fan muna para mapapaba natin yung expenses natin, guys. And then, second tips naman po is sa tubig naman. So, magtipid tayo ng tubig, guys. Mas maganda mag-imbak tayo. So, para nasa-save natin yung water, hindi yung, kunyari, kanimutan natin na patayin yung tubig sa balde. So, mas maganda, guys, yun nga, save water tayo, di ba? Kita ko sa inyo kung ano yung ginagawa ko para malaman ko kung magkano yung kinikita ko ba weekly or monthly. So, ito guys, ang tips lang, kailangan meron tayong kanya-kanyang pouch or lagayan po ng benta natin. Ito na guys, yung sinasabi ko sa inyo na kailangan may kanya-kanya tayong lagayan sa ating benta. So, ito i-share ko sa inyo guys yung ginagawa ko. Ito, meron akong pouch para sa, ito yung sa load guys, naka-separate yung benta. And then, dito naman yung para sa sari, dito yung benta ko guys. Then, ito naman, ito mga coins to guys, benta ng ice and ice candy. So, dito guys, kaya sinaseparate ko kasi, yan, dito ko sa sari, dyan ako kuha ng mga ipamimili ko kinabukasan. Then, dito guys, mag-save kayo dito ng 10 to 20%, diba? Sa kita, no? And then, sa load, ayun, nakaseparate din. Kasi yan yung gagamitin mo. Hindi kayo nauubusan ng kagay magkakaproblema kung saan ba kayo kuha ng pang-load nyo. Kasi, nakaseparate, guys. So, may madudukot kayo once na naubusan kayo ng load. Guys, yung magandang tips. Then, sa ano ko naman, sa ice ko naman, tsaka ice candy na benta, yun ang pinangbabayad sa electricity, guys. So, okay, sa akin, 1,000 lang naman yung binabayad ko sa kuryente. Nagsashare lang ako ng kuryente sa ate ko kasi ref lang naman po yung gumagana sa akin. And then, yun sa kanya, mas malaki sa kanya kasi computer shop sa kanya. And then, yun guys, dito na tayo on how to save money. So, personal savings na to guys. Tutulungan ko kayo kung paano ba mag-save. So, I have 5 tips, guys. So, makinig po tayong mabuti. So, yun guys, number 1 tips po is yun na, separate natin yung needs and wants natin, guys. So, ano bang dapat gawin? So, prioritize po natin ang needs kaysa sa wants natin. Ano ba yung mga needs? Ito yung mga basic needs, guys, na ginagamit natin pang araw-araw, di ba? Personal hygienes, and then, pagkain, di ba? Yun yung mas i-prioritize natin. Kaysa sa wants natin na, like, yung wants na, like, mga gadget na hindi naman natin talaga kailangan. Or, new phone, di ba? Ganyan na, meron pa naman tayong phone na magagamit, tapos may nakita tayong bagong model or bagong labas na phone like iPhone, di ba? So, yun guys, be mindful tayo doon sa mga expenses natin. And then, yun guys, hindi naman masama gumastos, pero kung gusto natin makasave, iwasan natin po yung masyadong mag-spend ng mga mahal na gadget, guys. So, yun nga, number 2 tips, guys. Learn how to bargain. Ano nga ba yung bargain? Ito yung marunong tayong tumawag, guys. So, like, kung mamimili tayo sa palengke, di ba? So, tawad tayo, guys, kung hanggat maaari, kung kaya natin tawarin ng 5 pesos, 3 pesos, kaya kung marami naman tayong
pinamimili, huwag tayong mahiya tumawad, guys. Kasi isa rin yun sa magandang ano, magandang katangian ng isang tao, di ba? Para yun yan, makasave din tayo. Hindi naman masama yun, guys. Huwag naman masyadong babaratin, di ba, yung mga nagtitinda, kasi ano rin naman tayo, nagbibusiness din naman tayo, may sarili din tayong ano, sari-sari store or ano, kumikita naman tayo. So, huwag na masyadong baratin, guys. Or, ayun niya, sa mga tiyangge, pwede naman tumawa dyan, di ba? Kung maramihan yung bibili natin, makakahingi tayo ng discount. And then, for number 3 tips, guys, buy generic, not only branded. So, dito na yung sinasabi, guys, na huwag puro branded ang binibili. Bakit ba binibili ang mga branded? Kasi nga, matibay. Maganda yung kilala siya na brand. So, kung gusto natin makasave, guys, kailangan bilhin tayo ng mga mura lang pero magaganda yung quality. Like sa mga tiyangge. Yan, maraming magaganda, guys, sa Taytay. Maraming magagandang damit dyan na pwede tayong kapamilya. Like mga dress, kanyan, mga shorts. Maraming mura dun, guys. Then yun nga, diba, yung iba, kaya bumibili ng branded kasi nga para sabihin na afford nila bilhin yung damit, bags, like. So, huwag tayong ano, guys, huwag tayong ganun na kaya lang tayo bumibili kasi para may maipagyabang tayo sa ibang tao, di ba? Hindi magandang habit din yun. So, yun nga, kung gusto natin makasave, iwasan yung pagbili-bili or huwag na masyadong maglalabas, guys. Yung pinakasimpleng dapat gawin. Huwag masyadong magmamall, magmamasyal, di ba? Kung gusto nyo talagang makasave, yun yung pinaka number one tips, guys. So, for number 4 tips po, open a bank account. So, yun nga, guys. Kung mag-open naman kayo ng bank account, kailangan, ano siya, guys, walang ATM. So, mas maganda mag-passbook kayo, guys. So, para hindi kayo matetempt na i-withdraw yung pera nyo. Diba? So, ayan po. Number 5 po, make ipon challenge. So, yun na, guys. Ang tinatawag. Diba yung iba nga, bumibili pa sila ng mga, ng mga alkansya, yung mga piggy bank, or yung tinatawag na yung lata lang siya, guys, na pag-ipon challenge na for 1 year, may 20 pesos, 50, 100 na bills. Yung lalagyan nyo lang ng pentel. So, for everyday yon na mag-ano kayo. Maganda rin yun, guys. Mag-ipon kayo. For ako naman, yun nga yung suggestion ko. Ako, gumawa lang ako. Nag-improvise lang ako, guys. Ito. Lagay lang ng stick o. Binalutan ko lang siya ng bond paper sa loob para hindi makita yung yung pera. Then yan, scotch tape. Pwede nyo naman itong kapalan, guys. Or yung mas malaki, yung masking tape. Tapos, ang nilagay ko dito, guys, mga bagong 5 pesos and then 10 pesos, guys. So, yun, guys. So, bubuksan ko siya sa by December. So, nag-iisipan ko pa kung saan ko gagamitin yung pera na naipon ko, guys. Kung pwede pang regalo or for additional capital sa business, sa sari-sari. So, yun, guys, yun, sana may natutunan kayo sa 5 tips ko. Ayan, sana ma-i-apply nyo siya sa sarili nyo, guys, kasi yun nga, makakasave po talaga kayo. Once na ginawa nyo to, sinunod nyo yung mga steps na sinabi ko. So, yun, guys, yan lang po ang aking top for today, and sana nag-enjoy kayo and ma-apply nyo po. And thank you so much for watching and have a great day to all of us. Bye po, mga ka-friendship!